topic natin, mga bawal gawin pagkatapos kumain. Okay? Ni-research ko kung ano yung tunay at ano ang hindi tunay. At ito yung nakita kong anim na bagay na bawal gawin o iwasan tapos kumain. Number one, pagbagong kain, huwag hihiga o matutulog agad. Diba? Obvious naman yon. Kasi pag bago tayong kain, busog na busog tayo, tapos hihiga ka, yung pagkain na sa tiyan pa natin, aakyat yan. Aakyat. Pupunta sa esophagus, may halong asido, mga ngasimantian, aabot hanggang lalamunan. Tawag po natin dyan, acid reflux eh. Kaya nga, mas maganda pagkakain, nakatayo lang muna tayo o nakaupo. Okay? Number two, bawal din ang sobrang exercise tapos kumain. Okay, nililinaw ko ha, bagong kain yung sobrang takbo o mag-gym, maganda maghintay muna tayo ng 30 minutes to 1 hour pagkatapos kumain para matunaw muna yung kinakain bago mag-exercise. Nililinaw ko po, pwede, ulitin ko ha, pwede maglakad-lakad tapos kumain. Actually, ina-advise ko yan. Tapos kumain, mas maganda nakatayo, lakad lang konti, hindi ka naman ma-appendix, hindi naman yun eh. Lakad-lakad kasi maganda dito, matutulungan mo yung digestion mo, mas gagalaw yung bituka, at mas bababa ang blood sugar mo. Yung mga diabetic, maganda pagkakain, konting lakad lang. Di ba, minsan nasa mall, kakain tayo, maganda lakad-lakad. Para at least mas mapapabilis ang pagtunaw at hindi tayo mag-acid reflux. Ang ayaw lang natin yung sobrang exercise, yun lang ang bawal. Pero lakad, okay. Isa pa pala, hindi rin maganda yung paghiga, matutulog agad ha. Kasi kung matutulog kayo agad, punong busog na busog yung tiyan, baka bangungutin kayo, indigestion. Number three, iwas din na maligo agad. Okay? So, tiningnan natin, kung healthy po kayo, bata pa, malakas, sige, pwede kayo maligo, walang kaso. Pero kung may edad na kayo, tapos may sakit, mahina katawan, pag busog na busog, huwag agad maliligo. Una-una, nakakapagod maligo, nakakahapo. Bago tayong kain, syempre, yung dugo ng katawan pupunta sa tiyan eh, for digestion. Tapos kung maliligo ka agad, maligo ka, malamig o mainit, minsan napupunta yung blood flow, daloy ng dugo sa ibang parte ng katawan, magkukulang yung daloy sa tiyan, mas hindi matutunaw. Diba? Tulungan muna natin matunaw yung kinain bago tayo maligo. Okay? Number four, bawal manigarilyo tapos kumain. Bawal naman manigarilyo kahit hindi pa kumakain. Alam naman natin, napakasama ng sigarilyo, causes cancer sa baga at lahat ng sari-saring sakit, masisira ang baga, cancer pa. Number four, mas maganda huwag magpaka-stress tapos kumain. Mayari, busog na busog ka, tapos may meeting ka sa boss mo, meron kang malaking meeting, malaking presentation, magsasalita ka, hindi po maganda. Kung gusto nyo, kain lang kayo konti, pahinga konti bago sa meeting. Kasi pag very stress yung utak natin, mataas yung adrenaline, maglalabas ng asido yung tiyan natin eh. More acid, tapos punong-puno, sasakit tiyan mo, maiimpatsyo ka. Okay? So, bawal ma-stress masyado, bawal tapos kumain, pwede naman mag-meeting after 30 minutes. Bigyan mo ng konting panahon ang tiyan mag-relax at ma-absorb yung kinain mo. And number 6, actually biro lang 'to number 6 ko. Eh. Bawal kumain ulit, 'di ba? Isa sa atin sa gabi kumain na tayo, busog ka na. Tapos may magdadala ng pizza, magdadala pagkain, kakain ka na naman. So, doble kain, baka kayo lalong tumaba. Yan ang problema, busog na, kumain na, kakain na naman, 'di ba? Ano na 'yan eh, katakawa na. So, konting diet sa mga nagda-diet. Ano naman po ang pwede gawin? Maganda, naka-relax tayo tapos kumain. Okay? Relax para maka-focus. Sabi ko, pwede maglakad-lakad ng bahagya para at least matulungan yung digestion. Gagalaw din konti yung bituka. At maganda, luluwagan din yung cinturon or yung pants. Yung pantalon nyo. So, pag luluwagan nyo, mas hindi tataas yung pressure sa tiyan. Okay? So, yan po. Sana po nakatulong itong tips natin kung ano yung tunay at hindi tunay sa mga bawal at pwede gawin pagkatapos kumain.